Magandang araw po muli sa ating mga viewers. Welcome po ulit sa ating channel. Tulad ng ipinangako ko na tayo ay magtutuklas ng isa na namang pag-aaral na ayon sa ating tema. Hindi ko na kayo bibitinin. Ito ay ang fingerprints. Marahil, marami na sa atin ang nakakaalam ng bagay na ito. Fingerprints ay kilala rin sa tawag na dactyloscopy or handprint identification. Gamit ito sa mga criminal investigation base sa mga legal standards and criminal procedure, pati na rin sa forensic science. Ito rin ay gamit sa mga biometrics authentication para makilala ang isang individual under surveillance. At mayroon silang bagong natuklasan kung ang fingerprints ba ay lalaki ba o babae ang bakas na naiwan. Dahil daw ito sa amino acid na nasa pawis ng isang fingerprints. Sa bawat larangan nga ng mga pag-aaral sa siyensya ay may mga tinuturing na founder o nagpasimula. Halimbawa, may sinasabi silang ama ng medisina, ama ng agham, ama ng agrikultura, ama ng mga ganito, ganere, at etc. At sa fingerprints ay gayon din. At ang ama nito ay si Henry Folds. Isa siyang Scottish physician, missionary, at isa ring scientist. Kilala siya sa nagdevelop ng fingerprinting. Ayon ito sa World Atlas, sa panahon niya ay hindi na-appreciate ang kanyang pag-aaral tungkol sa fingerprints dahil hindi pa kumbinsido ang ibang tao. Siya rin ang nagsuggest na gumamit ng fingerprints sa mga forensic works. At ito ay isinulong ni Francis Galton na gamitin ang mga fingerprints sa criminal investigation dahil nga sangayon siya kay Henry Folds. Kaya noong 1860, si William James Herschel ay ipinaimplementa sa korte na gamitin ang fingerprints dahil siya rin ang unang gumamit nito noong July 28, 1858. Mula noon hanggang ngayon ay gamit ito sa mga criminal investigation. Ayon sa istorya, noong 1892, si Inspector Eduardo Alvarez ng Argentina ang unang naka-identify gamit ang isang fingerprints na mula sa isang ina na pinatay ang dalawa niyang anak at taglaslas din ito sa liig para hindi siya ang maging salarin. Ngunit dahil nga sa fingerprints niya ay natuklasan na kanya ang mga ito. Kanya lang ang fingerprints na naiwan sa crime scene. Kaya mula noon ay naging reliable na ang paggamit ng fingerprints sa mga criminal investigation. Ayon sa mga dalubhasa, ang fingerprints ay hindi maaaring maging dalawa ang nagmamay-ari dahil ito sa kanilang natuklasang pag-aaral ng bawat tao ay unique o espesyal na walang pagkakapareho kahit kayo man ay isang identical twins. Ayon sa mga eksperto, ang fingerprints ay nabubuo mula pa sa pagiging petos sa tiyan ng nanay at nagsisimulang maporma sa 6 na buwan bago ito lumabas sa tiyan. Kaya nga ang konklusyon nila, ang bawat tao ay espesyal dahil sa fingerprints na taglay niya na walang kapareho. Ayon sa kanilang pag-aaral, ang fingerprints ay mayroong probability
of 1 quadrillion and 126 trillion chance na magkaroon ng kapareho ang dalawang fingerprints. So napaka-imposible talaga na magkaroon ng kapareho ang fingerprints dahil mayroon silang record na 80 billion na fingerprints sa buong mundo. Dahil nga sa record na yan, ay wala talaga silang nakita na pareho. So ganyan ka-unique ang fingerprints natin. Alam nyo ba na ang fingerprints ay matagal lang nakasulat sa Biblia? Kung ating babasahin sa Job 37 versikulo 7 na sinasabi, tinatatakan niya ang bawat tao upang maalaman ng lahat ng mga tao na kanyang nilalang. Sa madaling salita, ang fingerprints natin ay tatakyan ng Diyos na kanyang nilalang ang tao na magkakaiba. Kaya nga, special ka sa Diyos dahil ikaw lang ang nagmamay-ari ng fingerprints mo. Kaya nga, bago pa natuklasan ng siyensya na ang fingerprints ay walang kapareho, alam na yan ng Diyos dahil tatakyan ng Diyos sa iyo at para lang yan sa iyo dahil special ka sa Kanya. So hanggang dito muna ang ating video at abangan sa susunod kung ipapahintulot ng Panginoon ating muling pag-aaralan ang mga bagay-bagay ng Biblia na pinatutunayan naman na ang siyensya.